Hello Gemini, Sun, Moon, Rising, and Venus Signs. Kamusta kayo? Sana po yung nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. And kung bago kayo dito, welcome po. And thank you sa inyong support. I truly appreciate it and God bless you. Tignan natin ang mga messages ninyo for November 2nd. Yung tumalon, we have self-care. Gemini, kailangan ninyong alagaan ang inyong sarili. Do some kind of self-care regimen sa ngayon. Huwag masyadong tutok lang sa trabaho, no? Sa obligasyon, sa trabaho, sa responsibilidad. Also, give yourself time to rest. Alagaan din ninyo ang inyong sarili, no? Always, ano, always put your, no, your well-being, your health on top of your priority. Kahit marami kayong ginagawa, kahit marami kayong plans, no, kahit marami kayong ideas, kahit marami kayong naka-line up na nagagawin, isingit ninyo ang pagsa-self-care. Nang sa gayon, ano kayo lagi? You are on top of your health. When you are on top of your health, you will be on top of your game. Kaya kahit kung healthy kayo, kahit ang dami-dami ninyong kailangan gawin or ginagawa, you know, walang problema, kayang-kaya ninyong gawin yan because you are on top of your health. Healthy kayo, malakas kayo, no? So, what else? Listen, ayan. So, may mga intuitive messages dito, no, na pinapadala sa inyo ang Divine Universe. Maybe ang iba sa inyo dito is praying for clarity, for enlightenment, for guidance. And ayun, sinasagot kayo ng Divine Universe and the rest of your spirit team. May mga gabay na pinapadala sa inyo dito, kaya it's up to you to listen to it, no? We have adapt, and you will get yourself where you want to be. Kahit saan kayo makarating, talagang magiging successful kayo, magiging maayos ang inyong kalagayan. Ano man ang lugar na marating ninyo, ano mang sitwasyon sa buhay, ang ma-experience ninyo, you will always be adaptable, you will always adjust, no? Flexible kayo, Gemini. Kahit saan kayo ilagay, magsusurvive kayo. Kahit anong nasa harapan ninyo, magsusurvive kayo. So, napakagaling. So, what else for Gemini? We have growth. Ayan. So, focused ang iba sa inyo dito for growth, no? Maaring may mga bagay kayo na ginagawa ngayon or pinaplano for siguro personal development, skills development, mga ganon, ano? Maaring ganon ang ganap. Or maybe may mga gagawin kayo ngayon, mga bago siguro kayong gagawin, new endeavor, may mga new plans kayo na isasakatuparan ninyo sa ngayon where you are going to grow, where you're going to thrive sa kung ano man ang gagawin ninyo yan. So, good luck, Gemini. We have retreat. Ayan, katabi niya si Listen. Kaya, it feels like to me, Gemini, na maraming gabay, no? Maraming gabay ang pinapadala sa inyo ng Divine Universe that you need to listen, that you need to pay attention to. Kaya, pahinga muna kayo kahit konti lang, kahit saglit na panahon. Give it to yourself, ibalato nyo na yan sa sarili ninyo bago kayo matulog, no? Few minutes before you retire, no? For the day, magpahinga kayo at magmuni-muni kayo, no? Mag-connect kayo sa higher consciousness. Nang sa gayon, ma-access ninyo, mapakinggan ninyo kung ano ang gabay sa inyo ng Divine Universe, no? What else? We have adventure. Ayan. So, maybe talaga, no? It feels like to me na yung gagawin ninyo ngayon, no? That you are going to embark on a new adventure. This is definitely an adventure kasi maaring this is an uncharted territory na papasukin ninyo. Maybe you've not done this before. You've never been to this lugar kung lugar yan, ano? You're really going to try something new. But you're going to embrace something new dito sa buhay ninyo. And malakas naman kasi ang loob ninyo, Gemini. No? Malakas ang loob ninyo. Very confident kayo. Kaya excited din kayo dito. And feels like to me na kung ano talaga ang gagawin ninyo dito, this is all new for you. Pero, you know, alam ninyo na this is where you're going to thrive, this is where you're going to grow, this is where you're going to evolve into the best version of yourself. Kaya good luck sa'yo. So, Gemini, that's all I have for you for today. I hope nakatulong ang mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste.
Hello Libra, Sun, Moon, Rising, and Venus Signs. Kamusta po kayo? Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. And kung bago kayo rito, welcome kayo. And thank you po sa inyong support. I truly appreciate it and God bless you all. Tingnan po natin ang mga messages ninyo for November 2nd. For Libra, discover. You know what? There are, nakikita ko dito, opportunities ito. No? Opportunities and new possibilities na kumakatok sa inyo. There may be, nasa harapan nyo na, hindi nyo palang napapansin, Libra. Maaring ganun. So, open your eyes, look around, pakiramdaman ninyo ang mga nangyayari sa paligid ninyo because you never know, yung mga opportunities na to ay nandyan na sa inyong harapan yet to be discovered by you. Okay? What else? Play. Yan. So, all work and no play, Libra, makes Jack a dull boy. No? May mga imbalances na nangyayari dito sa sarili ninyo, sa buhay ninyo. Maybe may mga bagay or may mga areas ng buhay ninyo dito, ilang parts ng buhay ninyo na maaaring naniniglak ninyo or maaaring na-overlook ninyo because you are only focused on few areas siguro. No? Maaaring may mga bagay kayo na hindi ninyo na-attendan sa ngayon. Maybe, no? Ano yan? Pagsa-self-care. Maaring sa sobrang busy kayo, sa sobrang marami kayong ginagawang trabaho or kung ano man ang mga inaasikaso ninyong other things, no? Hindi na ninyo nabibigyan ng oras ang inyong sarili, ang pag-aalaga sa inyong sarili. So, maaring ganon. Kaya, this is calling for you to bring the balance back in your life. Balansehin ninyo ang sarili ninyo. There is time for work, there is time for family, there is time for your friends, there is also time for yourself, no? Libra? So, we also have weed. Ayan. Don't tolerate less than you deserve. Ayan. Parang personal boundaries ang panawagan dito sa inyo, Libra. It's about time for you to set your healthy, personally strong boundaries. Kasi maaaring ang iba sa inyo, bow na lang kayo ng bow. Kahit anong gawin nila, kahit anong sabihin nila ang mga tao sa paligid ninyo, okay lang kayo, tanggap lang kayo, natanggap, no? Sometimes, siguro, naaabuso na kayo, no? Yung parang, siguro ang iba sa inyo, yung parang naaapaka na ang inyong pagkatao, something like that. Pero sa sobrang bait ninyo, okay lang kayo dyan. Bow lang kayo na yun. Bow, pinapalampas nyo lang, no? But maybe, no? Hindi rin yan tama talaga, Libra. Kung anong mga nangyayari sa inyo, siguro ginagawa sa inyo ng ibang tao. Maybe hindi na tama talaga. Kaya, merong panawagan sa inyo dito na huwag mong itolerate ang mga bagay na hindi naman, na hindi mo deserve. Okay? Huwag mong hayaan ang mga tao gawin yan sa'yo, sabihin sa'yo, no? Kung hindi mo yan deserve. So, it's about time na to set your healthy personal boundaries. Okay? Nakakatulong din yan, no? Para mas maging, kayo, matibay ang inyong relationship with other people. No? So, tignan natin ano pa. We have clearing. Make room for growth. Ayan. So, clearing. May mga bagay dito na kailangang i-let go na ninyo. No? Kailangan na ninyong i-release. No, because it is not helping you anymore. It's not supporting your soul's growth, your soul's evolution. Hindi yan nagsaserve ng iyong best interest. Kaya walang room na yan dapat sa buhay ninyo, sa sarili ninyo. No? So, it's time to let them go. Kayo lang nakakaalam kung ano yan. Mga clutter na lang yan sa buhay ninyo. Alam ninyo na yan ay parang nandyan lang siya. No, pero wala nang hinahatid na maganda or positive vibe sa buhay ninyong mga ganyan. Kaya it's about time now for you to decide, no? Kailangan ninyo siguro na mag-retreat, kailangan ninyo na mag-reflect so that you can go through your feelings, thoughts, and emotions so that you can figure out anong mga bagay na kailangan na ninyong i-release sa buhay ninyo so that you can make room for growth, you can make room for newness, no? You can welcome new things, new people, situations, no? Na mas makakasuporta sa inyong soul's growth, no? Libra? We have kindness. Ayan. Take respite by a pond and be kind to yourself and others. Ayan. So, be kind to yourself, Libra.
parang you are being too harsh siguro sa sarili ninyo. Maaring napakataas din ng expectation ninyo sa sarili ninyo, sa mga ginagawa ninyo to the extent na parang nai-stress na din kayo. So parang hindi rin yun tama, di ba? Parang unfair naman kayo niyan sa sarili ninyo. So maaring may mga ganon-ganap, no? Maari din naman na grabe ang ano ninyo, ang stress na nararamdaman ninyo dahil pinupush ninyo, no? Pinupush ng pinupush ninyo ang sarili ninyo para marating ninyo ang isang bagay. But be kind to yourself. Be, ano, be gentle with yourself, Libra. Dahil kahit anong push ninyo sa isang bagay, alalahanin ninyo na if it's not for your best interest, if it's not for your highest good, if it's not meant for you, hindi mangyayari 'yon, 'di ba? Kaya wag mo namang istresin ang sarili ninyo, no? Wag mong pilitin ang sarili ninyo, no? Kasi things will just unfold organically, no? When you surrender to the divine universe, when you surrender to the natural ebb and flow of life. So imbes na istresin mong sarili mo, i-pressure mo ng masyado naman yung sarili ninyo, no? Nurture and ano, alagaan ninyo ang inyong sarili instead. And kung ano man yung mga bagay na gusto ninyo, yung mga gusto ninyo mangyari, yung mga dreams ninyo, hopes ninyo, isurrender ninyo yan sa divine universe, no? Because the divine universe is going to send you support, no? Kung yan ay talagang nakatakda ng mangyari at a certain time, kung kailan mo gusto sana yon, who knows, diba? Yung plano mo is also the same plan na meron ang divine universe para sa'yo, diba? So, don't stress out yourself. Huwag mong ipush ng ipush ang sarili mo ng sobra naman. Alagaan mo din ang inyong sarili instead na pressuring mo, diba? It will happen kung ano man ang gusto ninyo kung yan ay kaloob ng Panginoon, diba? Friends, ayan, the most unlikely friendships can form like variegated lichens on hard rock, they create a tight bond. Ayan, so, napakaganda naman ito. Kasi maybe, Libra, you know, may mga bago kayong taong makikilala ngayon, no? Maybe you are going to make friends ngayon, mga bagong kaibigan, no? At saka, maaaring ano to, makikilala mo yung mga taong ito at an odd place, at an odd time, yung mga ganun. Yung mga hindi perfect na pagkakataon, ano? Pero, maaaring yung mga makikilala ninyong tao ito na magiging kaibigan ninyo, diba, unexpected, sila pala yung talagang magiging best friend ninyo, sila pala yung mga kaibigan ninyong magiging very supportive of you, diba, yung mga ganong klase. So, yung mga unlikely friendships, diba, na sinasabi dito, ang maaaring mag-form dito sa pagkakataong ito. So, good luck. So, that's all I have for you for today. I hope nakatulong ang mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello Aquarius, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta po kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome po kayo and thank you po sa inyong support. I truly appreciate it and God bless you all. Tignan natin kung ano mga mensahe para sa inyo. November 2nd, breathe. Ayan, Aquarius, you need to take a breather. Kailangan ninyong magpahinga, kailangan ninyong mag-relax. Kailangan ninyo dito na mag-step back ng kahit saglit lang sa kung ano man ang inyong pinagkakaabalahan, no? Kung ano man yung daily routine ninyo, maybe it's very stressful na sa'yo sa ngayon because looks like may mga imbalances dito na nangyayari sa buhay ninyo. Kaya, ang panawagan ng spirit sa inyo dito, breathe, Aquarius, breathe. Nang sa gayon, maibalik ninyo ang sarili ninyo sa sentro, maibalik ninyo ang balanse sa buhay ninyo. Nang sa gayon, you know, everything is going to ano, to be running smoothly na lang, 'di ba? Kung nasa balanse kayo, magiging maayos ang lahat, magiging productive ka, magiging stress-free ka, magiging maayos ang takbo ng lahat. 'Di ba? Yung mga ganun. Kasi mabibigyan mo ng oras ang bawat parte ng buhay ninyo. So pahinga din paminsan, no? Wildflower, live an uncontrolled life, free to grow anywhere and bound by nothing. Ayan. So parang ano lang to, wala kayong yung parang feel free lang kayo dito, Aquarius. Huwag muna ninyong wag kayong magpa
stress, no? Huwag kayong magpa-control sa mga sitwasyon sa buhay ninyo. Dapat kayo yung nagko-control sa inyong sitwasyon. Kayo yung nagde-desisyon, hindi yung ang sitwasyon ang nagdidikta sa inyo kung anong gagawin ninyo. But kayo dapat ang mag-create, no? Kayong mag-create ng kung ano man ang sitwasyon na gusto ninyong mangyari sa buhay ninyo. Yung parang ganon. So, ano lang ang gawin ninyo dito, Aquarius? Ang sumunod lang kayo sa agos ng buhay, yung mga ganon. Always be guided, no? By your intuition. Always allow your intuition to be your guide. Nang sa gayon, lagi kayong dadalhin nito sa tamang daan, no? Sa right path, sa right decision, sa right option. Yung mga ganun ba, no? So, ano lang kayo, maging free, ano lang, parang tubig lang kayo, free-flowing, kumbaga, yung ganun lang ang ganap. So, what else for Aquarius? Serenity, and value quiet days with only the rustling leaves breaking the silence. Ayan. So, napakalakas ng mensahe nito para sa inyo. Breathe and serenity. This is what you need, no? Serenity is what you need right now. Tranquility, peace, you deserve it all, Aquarius. Kaya, ibigay ninyo yan sa inyong sarili. Ibalato nyo na yan sa inyong sarili, Aquarius, no? Magpahinga ka kahit saglit lang, no? Nang sa gayon, makapag-relax ka. Maramdaman mo naman yung peace, yung tranquility, yung serenity, because you deserve it. Diba? Hindi puro pagkaaligaga, hindi puro pagka-busy, yung mga ganon. Kahit marami kayong planong gawin, marami nang naka-line up na gagawin, isingit ninyo ang pagpapahinga. Isingit ninyo ang pagre-recharge dahil kailangan ninyo yan, no? Kasi pag nasa ano kayo, on top of your health kayo, pag healthy kayo, masigla kayo, revitalized kayo, mas magiging productive kayo, mas marami pa kayong magagawa. And at the same time, mai-enjoy ninyo kung ano ang inyong ginagawa if you are on top of your health, diba? So, tignan natin kung ano pa. We have time. Embrace in the dewdrops of life before they disappear with the morning sun. So, parang may mga opportunities dito na kailangan ninyong tignan na agad, no? Take action on them, no? Pag merong dumating, i-consider nyo agad ang kung ano man ang kailangan ninyong i-consider dyan. Tignan ninyo agad. Bigyanin nyo agad ng attention at panahon before it slips away from you, no? Aquarius, parang every second counts dito sa sitwasyon na to. Kaya kung meron man kayong mga opportunities and possibilities around you na dumadating, kumakatok sa inyo, take advantage of that. Bigyan ninyo agad ng panahon, no? Bigyan nyo agad ng pansin. Friends, ayan, the most unlikely friendships can form like variegated lesions on hard rock. They create the tide pond. So, napakaganda naman na to, no? Parang makikilala ninyo dito yung mga magiging kaibigan ninyo kasi friends, marami, no? Ang posibleng makilala ninyo dito mga bagong kaibigan. Yung mga taong ito, makikilala ninyo ito na mga hindi ninyo sukat akalain na pagkakataon, mamimit ninyo ang mga potential na magiging kaibigan ninyo dito. And, you know what? Mga tao siguro to na siguro, alam mo yun, nagkakilala kayo on the wrong foot. Nang nagsimula kayo na nagsusupladahan, na siguro hindi nagpapansin. Yung mga ganun ba? Yung mga hindi siya yung typical na maganda ang simula, no? Sa pagkakilala pa lang ninyo, no? Yung mga ganung sitwasyon. But you never know, baka dito pala ninyo mahahanap or yung mga taong ito pala makikilala ninyo na as in sila pala yung magiging best friend ninyo. Diba? Kasi sinasabi nito, the most unlikely friendships can form. See? So, yung mga hindi ninyo sukat akalain magiging kaibigan ninyo sila, maaring sa una pagkakakilala ninyo, hindi kayo click agad. Yung mga ganun ba, no? Pero sila pala yung maaring maging best friend ninyo. We have woods. Ayan. Be like the woods. Calm, soothing, mysterious, and full of life. So, ang napipick up ko dito talaga, no? With the calm and soothing no mga words dito with serenity sa katabi. Parang panawagan talaga sa inyo dito, Aquarius. Kalma. Magpakakalma kayo.
mag-step back talaga kayo ng kahit konti lang. Take a breather. Ito yung pinakamahalagang mensahe ng reading nito sa inyo, Aquarius. Take a breather. Give yourself time to recharge, to recuperate, to rejuvenate. Maaring this is, ano talaga, kailangan ng inyong katawan, ang pahinga ngayon, no? So, good luck to that, Aquarius, and that's all I have for you for today. I hope nakatulong ang mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste.